Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa inyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan ninyo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod ninyo kami sa pag-asa at patatagin mo ang aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng inyong mga kamay. Pagpalain ninyo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang pandemya sa aming bayan sa pamamagitan ng mga bakuna. Maging tapat nawa sa kanilang tungkulin ang mga taong nangangasiwa sa pagbabahagi at pagtanggap ng mga bakunang ito, nang maging lubusang ligtas na ang lahat sa malulubha at nakamamatay na epekto ng virus na ito. Gabayan ninyo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng higit pang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan ninyo ang mga lumilingap sa may sakit nang malaki pa ng husay at malasakit ang kanilang pagkalinga. Pagkalooban ninyo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang ninyo sila sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin niyo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin ninyo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban ninyo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuting ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama ninyo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal ni Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa bawat pagdiriwang natin ng traslasyon ay meron tayong pinipiling tema at logo na siyang sumasagisag sa ating pagdiriwang. Ang tema na ating pong napili ay hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos na nagsasabing, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" At ang logo na napili natin sa taong ito ay likha ng isang deboto at lingkod. Ang inspirasyon ng logo ay mula sa liham encyclical ni Papa Francisco na Laudato Si, kung saan inahamon tayo na maging tagapangalaga ng kalikasan. Sa logo ngayong taon, nakapaloob ang mga simbolong naglalarawan sa tema at kalikasan.
Ang mundo ay sumisimbolo sa ating tahanan. Dito nakapaloob ang mga bagay na may buhay at walang buhay. Bilang mga ninalang na may buhay, tayo ay inaatasan na maging tagapangalaga ng ating tahanan. Ang halaman naman ay sumisimbolo sa bagong buhay at pag-asa. Sa bawat kinakaharap nating problema, ay may bagong buhay at pag-asa na siyang sisibol tulad ng isang halamang yumayabong sa lupa. Ang kulay berde ay sumasagisag sa buhay. Ito rin ay maaaring iugnay sa kulay ng kalikasan kung saan may buhay at kung saan tayo nabubuhay. Ang kamay ay sumisimbolo sa bukas kamay nating pagtanggap at pagyakap sa ating pananampalataya gaya na lamang ni Jesus na buong puso at bukas kamay na niyakap ang banal na krus upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang kulay dilaw ay sumisimbolo sa kaliwanagan. Sa kadiliman ng landas ng buhay ay may liwanag na tatanglaw sa atin na siyang magiging gabay patungo sa may kapal. Ang tubig ay sumisimbolo sa ating pagiging binyagang Kristiyano. Ang tubig rin ang naglilinis at nagpapakawala sa atin sa kasalanang mortal na ating naman. Ang bangka na kasama sa Jesus at ang mga alagad ay tugma sa ating tema na hango sa Ebanghelyo ni San Marcos. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Ang Ebanghelyong ito ay tungkol sa mga alagad na pumapalaot habang binabayo sila ng malakas na bagyo sa dagat. Pinapaalalahanan tayo ni San Marcos na sa bawat bagyong ating kaharapin, sa bawat sakunang ating susuungin, ay huwag tayong mawala ng pananalig sa poong may kapal. Ang larawan ng poong Jesus Nazareno ay sumasagisag sa gitna ng selebrasyon. Siya ang pangunahing rason kung bakit tayo mga deboto ay nagtitipon at sumasamba sa iisang Diyos at Panginoon natin. Kaya naway makapagbigay inspirasyon itong ating tema at ang ating logo para sa pagdiriwang natin ng Translasyon 2022. Viva po ang Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming nasa langit, makaakyat nawa sa iyong kinaluluklukan ang aming panalangin upang ang dakilang misteryo ng pagkakatawang tao ng anak mo ay maipagdiwang naming ng may wagas na loobin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaong ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pananghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng isa nang usa ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Ang mga makasalanan at mga hangal sa landas na ito ay di makararaan. Walang leon o mabangis na hayop na makalalapit doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem. Masiglang umaawit ng pagpupuring. Paghaharian sila ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang Poong Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Ah.
Panginoon'y darating, tayo'y kanyang hahanguin sa pagiging bihag natin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautosan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At suma sa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat siya sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga iskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. "Nakakita kami ngayon ng mga kahanga-hangang bagay," wika nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento o pagdating sa pagsisindi natin ng ikalawang kandila ng Adbyento, pinaalalahanan tayo ni San Juan Bautista sa napakahalagang paghahanda na dapat nating gawin. Ang sabi ni San Juan Bautista, na sumisigaw sa ilang, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at patatawarin tayo ng Diyos." Malinaw po ba? Pagsisihan ang mga kasalanan at handa naman tayong patawarin ng Diyos. Ngayon po, sa ating ebanghelyo ngayong Lunes, sa ikalawang linggo ng ating paghahanda, meron pong isang paralitiko na pinagsikapang dalhin ng kanyang mga kaibigan mailapit kay Jesus sa paghahangad na mapagaling nila itong paralitiko.
Pero ang maganda po dito na kailangan natin mas makita ay hindi agad pinagaling ni Jesus yung paralitiko sa kanyang physical na karamdaman. Alam niyo naman po, no, pag paralyzed, hindi ka makakagalaw. Kakailanganin mong buhatin o kakailanganin mo ng tulong ng iba. Okay. Ang sabi ni Jesus, nang dalhin sa kanya ang no ng kanyang mga kaibigan, no, sabi, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. Pupwede naman sanang magaling ka na. Di ba po, no? Normally, ganun ang ginagawa ni Jesus. Hinahawakan, tapos magaling na. Pero ang pangungusap o mga salitang sinabi ni Jesus, kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan. So, pupwede nating pagnilayan na kaya siya nagkasakit ay dahil bunga din ng kasalanan. So, kung sa atin po ba ngayon, madalas kasi kapag pag na-COVID ka, nagkasakit ka, o anumang uri ng karamdaman, no? Ang lagi nating sinasabi, pinarurusahan tayo ng Diyos. Talaga bang ang ating pagkakasakit ay parusa ng Diyos o dahil sa ating mga kasalanan? Tabi-tabi po, no, sa mga kababaihan, bakit ang daming kaso ng mga yung cancer, iba't iba, breast cancer o kung ano pa man, bakit? Parusa ba ng Diyos? Sino ang mga nagtitake? Sinabi ba ng Diyos mag-take tayo ng mga ano ba yun, mga pills, pampaputi, pampaganda, pampasexy, lalo tigit para hindi ka mabuntis? Dahil nakikipagtali ka na hindi ka pahanda. Which is kasalanan. O, tabi-tabi po, no, hindi ko po alam kung ano yung... Nagbibigay lang po ako ng mga senaryo. Baka lang po, no? Yung iba naman po kasi nagkakasakit dahil sa yung naipapasa. Kasi chemicals, di ba? Kung ano-anong chemicals mayroon tayo, kaya yung baby pa lang, may sakit na dahil dun sa naipasa natin na pag tininan mo, dahil pa rin sa kasalanan na gawa natin. O bakit, mga kalalakihan, bakit ang dami nating sakit, no? Prostate, ano ba, sa baga. Eh di ba dahil sa sobrang pag-inom, sobrang bisyo, na hindi natin tinitingnan bilang kasalanan. At dahil hindi natin tinitingnan as kasalanan, hindi natin inihingi ng tawad. Eh bakit magulo ang lipunan natin? Eh kasi hinahayaan natin, nagpapagamit tayo, yung mga lagay-lagay, yung mga pagbibili ng boto, kaya ang nailuloklok natin, mga maling tao. So bakit tayo naghihirap? Dahil sa ating kasalanan. So maganda po na mapagnilayan natin, no? Ito bang nararanasan natin na sakit ay parusa ng Diyos o bunga ito ng ating mga ginagawang kasalanan? Kahit yung alam niyo po, no, yung sasabihin po ninyo na para ito sa aking pamilya. Kaya nagkumakayod ka ng todo, kahit Linggo, magtatrabaho ka, kung may pagkakataon, talagang ipagpapaliban mo ang pagsisimba para lamang kumita. Na hindi natin alam o sadyang kinalimutan natin,
Kasalanan yun. Kaya ngayon, di ba, overwork, stress ka na, hindi dahil pinaparusahan tayo. Kahit nga sa, di ba po, bakit nanlalabo ang mata natin? Bakit kailangan mo magsalamin? Eh di ba, magdamag, nakaganon ka sa gadget, sa cellphone, o mabubulag ka na. Sisisi na naman natin sa Diyos. Eh tayo yung kung ano-anong pinagbububuksan natin at binabantayan natin sa social media. So, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa. Suriin natin ang ating mga sarili sa mga panahong ito at ma-realize sana natin, no? Kung may mali, lumapit tayo sa Diyos, umingi tayo ng tawad. Susunod na po dun yung kagalingang pisikal na inihingi natin sa Diyos. Kasi yung, di ba, yung sama ng loob, di ba, toxic yan sa katawan. Kapag hindi tayo nakakapagpatawad, kapag hindi tayo nakakahingi ng tawad, mabigat sa kalooban, mabigat sa pagkatao. At ito yung nagdudulot ng kung ano-anong sakit sa katawan natin. So, kailangan natin itong tanggalin. At ang makakapaglinis talaga sa atin, walang iba, kundi si Kristo na handang-handa naman talagang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang ganap na pagtitiwala ng mga kaibigan ng lalaking paralitiko. Manalangin tayo para sa paggaling at pagkabuo ng tao sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan ng Diyos, naway patuloy na kumilos upang matupad ang mapanligtas na misyon ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway laging handang magpatawad sa iba dahil sa pagkaunawang tungkulin ito ng lahat ng sumusunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga taong wari bilanggo ng kanilang pagkamakasalanan, naway makatagpo ng tunay na kagalingan espiritual. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng ginhawa at pag-asa kay Jesus na nagdusa para sa aming lahat. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga namayapa na ay mapatawad nawa sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasan sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kamtin.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Muli po sa mga tatanggap ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong pwesto. Kami po ang mag-aabot ng komunyon. Huwag pong pupunta yung nasa dulo, pupunta sa dulo. Iwasan niyo po yung gagalaw pa at magdidikit-dikit para makaiwas po tayo sa virus. Katawan ni Kristo. Amen. Kalungkutan, ako may
nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kabighatian, kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Pabasapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig. Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Announcement: ang 8 ng Disyembre, Miyerkules, ay mahalagang araw ng Pangiling. Ito ay dakilang kapistahan ng Immaculada Conception, pangunahing patron ng ating bansa. Pinaaalala po na may mahalagang obligasyon na magsimba sa araw na ito. Ang mga misa sa araw na ito ay katulad ng schedule ng Linggo. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat at panatilihin lamang po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw
aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, magsiupo na muna po ang lahat. Isang magandang araw po.